With our energies and resources combined, I am confident that we will not only achieve our goal of feeding the Filipino people, but also achieve our dream of making the Philippines a leading agricultural resource hub in the region and the world. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na uunlad ng sektor ng agrikultura at magiging leading agri-resource hub, hindi lamang sa riyon kundi sa buong mundo. Upang ito ay maging posible, ayon sa Pangulo ng Kalihimrin ng Department of Agriculture, ang pamahalaan ay naglaan na ng tulong sa agri-sector tulad ng pagbibigay ng mga binhi, fertilizers, machinery equipment, fingerlings at livestock. Pinalawig rin anya ang irrigation program, nagtatag ng Kadiwa outlets, naglagay ng food logistic hubs at agri-trading centers upang matulungan ang mga magsasaka sa kanilang mga produkto. Ayon kay Agriculture Undersecretary Christine Evangelista, mahalaga ang mga tulong na ito upang mapalakas ang kapasidad ng mga magsasaka. So ang market linkage po ay napaka-importante. At the same time po yung capacity building na mention po ng ating mahal na presidente at DA Secretary, yung mga binibigay po ng kagawaran like yung mga sa logistics na tulong, yung mga hauling trucks, yung mga reefer vans, yan po ay bahagi sa pagka-capacitate natin sa ating mga magsasaka to get into agribusiness. Kaugnay nito, tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. ang suporta ng kanyang administrasyon sa agri-sector para sa ikauunlad nito. Now that we are beginning to see the shape of the new normal, I assure you that this administration is one with you in fulfilling our goals and targets for the agricultural sector. Nagtungo rin si PBBM sa Calamba City, Laguna kanina upang saksihan ang contract signing ng South Commuter Railway Project. Ang 56 kilometers railway project na ito sa pagitan ng Manila at Laguna ay layong paikliin ng biyahe mula 3 oras sa 1 oras na lamang. Ito ay kayang mag-accommodate ng 340,000 passengers kada araw. Ayon kay Pangulong Marcos, ito ang pinakamalaking Asian Development Bank Infrastructure Funded Project sa Asia. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.